Wala na tayong intro ngayon. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng marble design gamit lamang ang enamel water base sa aking bagong ginawang computer table. Tara! Eto na guys, yung ating pipinturahan. Dapat nakamasilya na. Nipisan mo yung masilya para kumapit ng maigi yung pinturang water base. Sure tight yung brand ng masilya guys ha. Ayan, gumamit tayo ng water base enamel na color white. Tapos sponge lang yung gamitin nyo pang hagod. Ayan. Okay. Ayan. After nyan guys, ayan, haluan mo ng tinting color na kulay rosena, yung puti. Tapos hagudin mo gamit ang sponge. Huwag lahat, huwag takpan lahat yung portion-portion lang. Huwag nyo ubusin, dapat may nakatira pa rin puti. Ayan, yung puti. Tapos dadagdagan mo naman ulit ng tinting color na kulayhan sa yellow yung unang pinaghaluan mo kanina, tapos ihagod ulit ng sponge. Eto na naman, magdadagdag naman tayo ulit ng kulay brown na chocolate brown, idadagdag natin sa una natin mga pinaghaluan. Ayan, ayan. Basta take note guys, huwag nyo takpan lahat. And ayan guys, lastly kulay black ang idadagdag natin. Yan yung basihan natin mamaya sa paggawa ng crack line. Ayan. Basta huwag takpan lahat guys ah. Dapat yung ibang kulay na kalabas pa rin. Para yan ang nagbibigay ng magandang kulay sa ano, baga may ano, may contrast. Ayan. Tapos patuyuin ng isang minuto, tapos basain ng sponge, tapos buburahin nyo guys. Ang matira, iyan na yung ating ano, pinpoint na crack line mamaya. Kaya titignan nyo lang mamaya ang kalalabasan niya. Ayan guys, dapat hindi masyadong basa yung ano ha, yung sponge nyo, pugaan nyo ng konti ng hindi masyadong marami yung tubig. Ayan guys, unti-unti na siyang gumaganda. Yan. Kung napapansin nyo guys, yung boses ko recorded nito kasi sa bahay, maingay. May tricycle, may manok, may bata, may bula. Ganun guys. Tapos, dalawang sponge, lagyan ng pintura, konti lang. Tapos ayan, gayahin nyo yung ginawa ko. Yung parang, ano ba tawag sa Tagalog yan, parang pinipindot-pindot lang. Ilunggo kasi ako eh. Alam nyo naman ang ilonggo, mga lalambing. Pagaluin ng dalawang pintura guys, puti at saka kulay brown. Tapos gamitin mo yung pointed na brush. Ayan, sa paggawa ng crack lines.
Ayan, puti na naman yung ginamit kong kulay, guys. Ayan. Ay, yung crack line kasi, parang multiple color siya. So, para mag-imbose yung kulay nila na ma-appreciate mo talaga ng may, ano, may crack yung isang bato. Ayan, brown at saka itim na naman yan, guys, yung ginamit ko. Parang nagdudugtong-dugtong yung kulay kung titignan mo. Saka guys, pa-help naman, pa-subscribe naman dyan para mas marami pa akong ipapakita sa inyong mga talent ko o kahit mga tutorial ba. Kung gusto nyo, ipa-oxyresin. Marunong ako nyan. Yung bang hindi usual, hindi common na ipa-oxyresin, marami ako nyan ganyan. Pag nag-subscribe ka, subscribe naman dyan. Pindutin na. Thanks. Ayan, lagyan mo ng kulay rosena yung bawat crack line. Tapos maglagay ka naman ng Hansa yellow sa sponge. Ilagay mo sa bawat palibot ng crack line. Ayan, malapit sa crack line o sa crack line talaga. Ayan, pintura, top coat clear, gamit natin lacquer, lacquer yan, pwede day base o pwede rin na boysen, mayroon din yan yung mga Hodgson, marami yung brand na yan, basta lacquer lang, top coat clear yan, guys. Ano lang, kahit dalawang coat lang okay na yan. Huwag na masyadong pang ano, huwag na masyadong kapalan. Okay lang yan, dalawang coat lang, okay na yan. Ayan guys, uy, kita nyo naman, napakaganda guys. Parang galing Amerika. Hindi nila alam, may Iloilo pala. So ayan guys, ang makikita nyo yun, no? Parang original talaga, parang marmol talaga. Ayan, okay. Ayan, smooth na smooth yung kulay sa mata. Hey guys, pero guys, huwag nyo kalimutan ni subscribe sa ko, ha, para mas marami pa akong tuturo sa inyo. Guys, sa ulitin, maraming salamat sa panonood. God bless.